Welcome to Davao! Hi guys, good morning. Today is May 10. Mag-pass 4 na. Dito na kami sa NAIA Terminal 2. Kasi lilipad tayo, papunta tayo ng Mindanao ngayon. So sabi ni ate, group counter daw ay dito, 71 or 72. Group counter 15. ID lang, no? ID lang, sige. Dabao. Oh. ID pa. Oh. Pwede kami, ano, as much as possible, magkakapag. Double check ko lang, sir. Sige. Anong order for the Dabao? 625. Kahit ID na lang, wala na yung, ano, okay lang lang. Guys, nakapag-check-in na tayo. Meron na tayong boarding pass. So, nirequest ko kasi magkakatabi kami. So, almost naman magkakatabi. So, pag group kayo, pwede kayong mag-check-in hiwalay pag group. Kasi dito sa right side, dun sa dulo, pag mag-isa lang kayo, dalawa. Pero pag big group kayo, dito kayo sa left side, ito. May group counter dyan para sa check-in. Kung marami kayo, para mas mabilis yung process. So, ayan, nakuha na kami ng boarding pass. Pupunta na kami sa security. Ayan. Tara. So, ang gate number natin ay number 9. So, 567. Doon sa dulo yung 9. Doon pa sa dulo tayo maglalakad. Doon tayo maghihintay. Maaga pa naman. Anong oras na ba? 5 a.m.? Hindi ko makikita ang cellphone. Ito pa. Magpa 5 a.m. na. May bago pala dito sa terminal ko sa Philippine Airlines. So, usually sa gitna kasi kayo dadaan pag pupunta ng boarding gate. So, ngayon, magkabilang dulo na siya, left and right. Tapos nasa gitna kayo mag-check-in, kukunin niyo yung boarding gate niyo. So, yun ang changes lang. Since last year kasi, pinaghiwalay na yung Philippine Airlines at AirAsia na check-in. So magkahiwalay na siya. Yung AirAsia, pag umakyat kayo doon sa bridge, una yung AirAsia, tapos sa susunod yung Philippine Airlines. Yan, gate 8, 13. So gate 9 tayo, dyan tayo papasok. Ayan, may mga kasama kami, mga seniors dyan. Mga tita, ayan. Yun nga, papunta kami Davao, family trip to, summer getaway namin. Usually once a year, last year wala naman. So ngayon, papunta tayo ng Mindanao, specifically sa Davao, first time natin na sa Davao. So dami namin, 15 kami. 15 lahat, apat na senior, isang kid, tapos lahat adults. So yan na tayo, dito na tayo sa gate natin, dito na. Yan o, gate number 9. So dyan na tayo. Maghihintay tayo, meron ba tayong 1 hour kasi 5:55 a.m. Boarding natin.
guys, may free check-in ulit ang PAL. So di na talaga kami nagbabayad online. Kasi minsan may free naman talaga. So ngayon, free naman. So pina-check-in namin ang mga luggage namin para maluwag kami. Ito. Ayan. Ayan. Dami na yun. 1, 2, 3. Pito yung papacheck-in namin. Ayan. Para maluwag tayo doon sa loob ng aeroplano. Libre naman yan pag ganito. Guys, boarding na tayo. Oh my God! Ayan. Ayan, Tia. Ayan! Magbo-board na tayo. Lalas ang isla. Para excited ka ba? Papunta ng Mindanao. First time kasi ito mag-Mindanao. First time. Ayan, mga first time nila mag-Mindanao. Si Sana nakasama ko nun sa Mindanao. Ayan. Sambuanga. Dabao. Ha? May mga mahihain na mga persons minsan. So yung mga kasama natin nandun ha. Diyan tayo papasok. Yan o, sa tube. Tapos yun ang aeroplano. Yan. Yan, pasok na tayo. Yeah, boarding pass. Thank you. Check out the boarding pass. Thank you. Morning. So nauna natin yung mga kasama natin nakaupo na dito. Yeah, dito sina nanay. Dito ka ba, tayo? Ano number? 48? Kailan tama ba to? Ano ka ba? Diyan ka? Ito ba ako? Ano ka ba? 51C. Oh, yan. Dito na pala sina Leia at Frances. Oh, umuusok na. Oh, 51C. Magkatabi kami. Guys, nagsaserve na na coffee and cookies. Hintayin na lang natin. Work pass natin. Mabang-mabangos. Cookies that is salted caramel cookies, coffee, creamer and sugar, coffee na tayo. Guys, pakita ko sa inyo ang laboratory ng Philippine Airlines. May mirror sila dito. Tapos dito may tissue. Yan, may lagay ng tissue. Tapos may hugasan din. Tapos may cardboard asunto. Tapos ito yung toilet bowl. Tapos ito, pag mayroon kayong baby, dito nila lagay. Kailang bowl niya. Pamaliit lang. Tapos pamag-flash kayo ito lang.
Philippine Airlines welcomes you to Davao. We are pleased to inform you that we are 20 minutes ahead of our scheduled arrival. The time for your convenience is 56 minutes past the hour of 7 in the morning. And the day today is 10th of May, Frances. 2024 on a Friday. Frances. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. For an orderly manner of this... Guys, 8 a.m. na, dito na tayo sa Davao International Airport. At nagaga natin ng 20 minutes. Tapos na tayo. Guys, yan ang Davao International Airport. Kayong dalawa sana ni Ice. Dahil dyan, Princess, ikaw na lang. Ikaw na lang. Oh, ayan. Marami exposure. Ay, hi, Chang. Tingnan mo. Ang airport kasi dito, tingnan mo, malamig, may aircon, di ka na maglalakad dyan sa kainitan. Ganun talaga, di. Oh, welcome to Mindanao. Yeah, welcome to Mindanao. Nasa Mindanao ka na. Nasa Mindanao ka na, Tia. Nasa Mindanao na kayo. Mayong adlaw. One. So guys, kiklaim na natin ang baggage natin dito sa carousel number 1. So nagpipicture muna sila dito sa may Davao na logo. Dito kami sa airport pa. Ano, busy pa. Dito na sa Love the Philippines. Napan natin si Kuya. Love the Philippines, Love the Philippines. Kuya, I'm here. Mas Kuya, look at that. Napi natin, ay, dito, love the Philippines. Kuya! Dito ba sila? Good morning, sir. Nasa loob ba sila? Ay, dito. Ay, parang dito. Complete na. Masa yung mag-alaman ng salmo. Oo. Teka, ay. Maraming sila. Oo. Dahil iconic dito sa Davao ang durian, magpipicture daw muna dito sila dito sa durian monument. Durian sculpture. Mga 30 minutes siguro. Mga tama no, Davao City na 30 minutes. Ganun lang. Oo. So ayan, may good picture na tayo dito sa durian, dyan sa likod. Magbre-breakfast na tayo kasi wala na tayong breakfast. Past 8 a.m. na. So sa mga karinder, yan lang tayo magbre-breakfast kayo. Mga 10 minutes lang from airport. Let's go! Guys, ito na breakfast natin. Brunch na to. Brunch na ba to o breakfast lang? Ito yung balbakwa na lagi natin ino-order dito sa Davao, dito sa Mindanao. Tingnan natin kung masarap yan. Tapos may tuna, syempre. Tuna. At ano to? Gulay. Chop suey. Tapos, tuna na? Tausi. Tausi na tuna. Yan kinatawag. Tara, kain tayo. Patikrim ng bulalo nila. Ah, ara. Ara, baba. Tira mo ko ang bulalo. Hindi, mas masarap yung balbakwa. Oo. Balbakwa na siya. Ito masarap sana, oh. Lilawi na tuna. Okay na ba? Try mo ito. Try mo, kalabi na tuna. Konti-konti lang, maliit lang. Kaya mo bang ito bulahan? Ang ah? Hindi naman.
Fresh yan na tuna. Mm. Sarap. Kalaboy. Kalaboy. Jel kayo, kamusta kayo? Sarap. Guys, magsi-city tour na tayo. Ito yung first destination natin. Ito ang... Ano pangalan na temple nito? Lomwa. Lomwa Temple. Buddhist temple na diba? Buddhist temple. Buddhist temple ito dito sa Davao. Pero sa Chinese na siya, pangalan niya, Lomwa. Lomwa. Pero Buddhist temple, Chinese temple. Ayan. Isa sa pinakamalaki. Ito? Nakakapasok yun sa loob? Ah, pwede yun. Isa raw ito sa pinakamalaking Buddhist temple, Chinese temple dito sa Philippines. Ngayon ako nakapunta dito sa lugar na to. Napupunta ako dito sa Davao, pero di ako nagmamasyal dito sa city. Ayan. At ako sa inyo, pero papasok na tayo sa loob. Nice. Picture muna. Picture muna tayo. O, picture muna kayo. Group muna. O, tige. Picture muna kayo. O, hindi pa umaga. Picture muna kayo. Kayo muna picture. O, sila picture muna. Picture muna sila. Dito na kumakain 3 candles tapos magsisindi kayo tapos bow dito sa Buddha tapos prayer kayo yan ganyan, kailangan medyo tahimik lang dito. Frances, ano masasabi mo sa temple? Like and subscribe. Yung sa temple, ano masasabi mo sa temple? Hindi ka pagsasawaan ng temple, susundan ka daw. Guys, ito yung second destination na pinunta natin, ang The Bone Collector Museum dito sa Davao City. So, bakit namin yung mga artifacts, mga buto ng iba't ibang klase ng hayop dito sa building na ito. Bali, tatlong palapag siya. So merong mga sa mga isda, sa mga whale sharks, sa mga usa, sa mga crocodile, mga ganyan natin makikita niyo sa loob. Very educational siya. So kung pupunta kayo dito sa Davao, try yung daanan to, maganda rin dito. Goods. Di na kami kapag-video kasi bawal. So lalagay ko na lang dito yung mga picture, yung mga clips. Noong paano yung tira sa loob? Frances, anong masasabi mo? Frances, anong masasabi mo sa Bone Museum? Ano pagkakaiba naman, no? Alam mo na? Ang ilong, sorry. Nakalen? Nakasmall. Saan matatagpuan ang alligator? Sa? Saan lugar? Sa Florida ba? Very educational naman ang tour na to. So pag may mga kids kayo, kailangan pwede na kayo pumunta dito, maganda. I would suggest. Pero ako, mas nakakatakot ang alligator. Tapos, yes, diba? Alligator, wala siya sa Philippines. Then, ang itsura ng crocodile, parang part-triangle siya compared sa alligator na mas malaman. Ganun ito. Pwede na mag-apply dyan. Marami na siyang natutunan dito sa Bone Collector Museum. Mag-uwihan ka. Doon sa third floor, puro siya mga... pass. Mga animal sa sea. Sa dagat. Sa dagat. Yeah, mga isda nga, mga whale sharks. Usually, kaya namamatay sila kasi dahil din sa mga kagagawan ng tao. Wow. Doon sa mga kayat. So, yun talaga na. Kaya yung mga whale kasi kahit maliit lang yung nakain nila na dumi or garbage, namamatay sila doon. Oh,
yung sun. So yung itsura sa loob, pakita ko lang sa inyo sa pictures dito. May mga pictures dyan. Weeps, bawal kasi ang video. Nakakadalawa pa tayo. Second natin, the Bone Collector Museum. Ang third natin ay Davao City Hall. May People's Park pa at Museo Davaoenyo. Yun. Tsaka tayo tutuloy sa Samal, tapos dun sa accommodation natin. Mag-11 na ba? 11 na. Pumunta na tayo sa Davao City Hall. Ano ang check-in natin? Ngayon yung daan, wala nang kuryente sa taas, sa baba na daw. Ito yung San Pedro Church. Ito yung San Pedro Church. O, oh, diba? San Pedro Church, Catholic Church yan. Ayan, o. Oh. Ayan. Malinis, diba? Oo, Catholic Church, o. Para sa medical. Ito yun. Ito yung wala nang kable sa taas. Kailan pa ito inayos? Matagal na, no? Before pandemic. Ah, okay. Natapos na. Historical site. Dito na tayo sa City Hall ng Davao. Alam mo ba, dumadaan ako lagi dito, pero nadadaan ako lang siya, pero lang papapicture ka nun. Dito. Dito yung serum. Sa taas daw, sa taas. Tay, dito ah, sa taas ko. Papapicture lang kami dito sa City Hall. Yan o. Siyempre, para pupunta kayo sa may iba't ibang lugar, dapat sa mga City Hall, sa mga important building ng lugar, like yung sa mga Kapitolyo, gano'n. Ayan, luma na daw yan eh. Pero maka naman bago. Sabi ni Kuya, pero maka naman siyang bago. Oo, sabi niya. Di raw pwede tang... Right. Mayroon ko sa inyo sa likod. Ayan. Kapitel mo dahil lang. Ay nako, grabing init ngayon sa Davao. So mabilisan lang kami magpa-picture. Dito pala tayo, magkasama pala tayo. Mabilisan lang kami magpa-picture dyan. Tapos sabi ni Kuya, pero building na to ay magwa 100 years na. Pero mukha pa rin siyang bago, di ba? 3 years pa naman. Ang galing talaga ng Francis, alam niya. Tara, pasok na tayo, ang init. You can also touch some of the artifacts except for the paintings, porcelains, and jars. So for now po, we're only a temporary museum. So first floor lang po tayo, wala tayo second floor. Okay? So, may bibig din tayo in-house tour. So hindi tour po kayo. So sabit lang daw, sabi na sir kasi may pupunta po daw. Okay, so start tayo dito sa first people of Davao. So yung mga tribo po natin sa Davao. Okay, pasok po tayo, sir. Okay, so sila hayaan ko magsalita para sa inyo. So sila lahat po, yung in Davao, we have these 11 existing indigenous group. So lahat po sila until now andito pa rin. So pinapangalagaan talaga ng city government to preserve the culture and heritage of the tribes of Davao. So these 11 tribes, they belong to two groups. We have the Islamized group, o yung mga Muslims po natin. We also have non-Islamized group, o yung tinatawag natin sa Davao as mga Lumads. Okay, so sila po yung mga natives or yung mga IPs natin sa Davao. So you have 5 Lumads and 6 Muslims sa Davao. Lumads natin, we have Gamatik Salug, Tagabawa, Ata, Ovumanubo, and Bagobo Klata. So these 5 tribes po is wala po silang religion. So the only believing spirits and spirits of the ancestors o yung mga tinatawag natin na mga Anito. Okay, so they are practicing animism and particularly living in the mountainous areas and forest areas of Davao. So we have the Iranun, Kagan. Kagan is the first native here in Davao to convert into Muslim. So sila yung Muslim ng Davao. We also have Maranao, which originated in Lanao. So sila po yung mga, so meaning po ng Maranao, we have Ma means people or men. Ranao naman means lake or lawa. So sila yung mga lake dwellers or mga lake people. We also have Sama from Tawi-Tawi. So Sama-Sama meaning togetherness. So kung saan yung parents, doon yung family, which they always stick together. Okay?
And dito po nabilong yung mga bajaws. Okay? So we have two types of sama. The Sama Dilaya and the Sama Dilaot. So Sama Dilaya, sila yung mga land-oriented sama. While Sama Dilaot naman, sila yung mga sea-oriented. Okay? Nakatira sa mga bangka before. And alam maglayang, kaya kahit saan saan napapadpad. So they are moving place to another. Also known as mga sea gypsies or mga sea nomads. Yan. Kaya all over the Philippines, we have bajaws. Sa inyo, meron. Meron, sa jeep. Maakyat tapos nabibigay na sa jeep. Yan, yan. Diba? Iskan mo na kasi naka-jeepcash na. So, upgraded na. Okay. So, dito sa Davao po, yung mga bajaw po natin, pinagbabawalan na po sila manghingin. Kasi yung set, meron man, pero seldom na lang. Kasi yung mga bajaw po natin sa Davao, nagne-negosyo na. So, they are given opportunity ng government, ng trainings, and also ng budget to start their own small businesses. Like mga maliit lang, yung mga hukay-hukay, nagbenta ng mga sapatos, accessories, and yung mga perms. So may mga negosyo na yung mga bajaw natin sa Davao. Okay, and meron na daw silang bagong tawag. So hindi na daw sila bajaw. Gujaw na daw. Actually, yun yung mga joke natin sa mga bajaw dito. Wala kang joke. Yes, yung pagtatanggin mo yung mga bajaw, lalo na yung mga nagbibenta, so tatanggin mo, sir, bajaw ka, sir? May sasagot sa'yo, hindi na sir, gujaw na kami. Yes, yun yung sasagot nila. Okay, pero beware po of using gujaw, ha? Kasi dito sa Davao, nasanay na yung mga bajaw natin. Pero wala talagang gujaw na tribe, bajaw talaga yun. Pero yung ginajoke nila, like yung mga N-words sa mga blacks, pag black to black, okay lang. Pero pag white yung magsasabi ng N-word sa black, medyo may derogatory, parang, yes, parang racist siya. So dito sa Davao, ewan ko lang sa ibang lugar kung okay lang sila sa kanila yung word na ganun. Pero dito kasi sila mismo yung nagjo-joke sa sarili nila. Okay, so beware lang po using the word of ganun. Okay? So you also have Tausug from Hulusulu. So sila naman yung mga tao sa Sug. Okay, Sug or Sulug is the current of the water. So sila yung mga tao sa Agos or people of the current. So sometimes in Davao, there are also those mga taong maiisug or taong matatapang. Yan. So mga brave warriors. Nabansagan as warriors is because lahat ng war na nangyari sa Pilipinas, present sila. Okay. So masali talaga yung mga tribo nila. So ako din is Tausug din ako na bilong. Yes. Ako yung taong parating busog. Tausug. Hindi kasali yun, ha? Okay. So taong maiisug or taong matatapang or tao sa Agos. Yan. So yung sa Maguindanao noon, from Maguindanao, so dyan naman nabilong yung mga politician like ang Batuans, Magunalato, Familia. Yeah. So mga politicians and nababalita din sa TV minsan. Okay? So Maguindanao noon, sila ang Batuans, Magunalato, Tausug naman sila, Nurmiswari. Okay? So lahat ng tribes natin andito pa rin. If you want to meet them, na hindi mo yung kailangan pumunta sa mga bundok-bundok or forest areas, you can go to Magsaysay Park. Okay, inside the Magsaysay Park po, we have a place there called as the Kadayawan Tribal Village. Mm-hmm. Each tribe po doon, meron mga ancestral houses na pwede kayo pumasok, pwede kayo mag-picture. You can also wear their traditional dresses. So meron po tayong mga representative doon. So if you're curious with the tribes. Okay, and sa labas naman ng Magsaysay Park, we have the fruit stand. Kung gusto nyo tumikim ng mga prutas na kaya po, meron doon. Durian, mangustin, ano gusto nyo tikman, meron. Okay? So yan yung tribes natin sa Davao. Meron din tayong... So ito pala yung itsura ng old San Pedro Church. Yung pinakita ko sa kasanyo kanina. Ito yung old na itsura nila. Okay, the name of Davao is a phonetic blending of the long stick. Okay, so pamarin ko sa inyo, ano yung tulog ng bangka tao? Pero hindi po yung rhythm na ginagamit ng tribo, amin-amin lang to. Para matapig nila yung palong. Okay, so ito yung tulog sa mga lalaki. Okay, so the dalawang kamay, then patasok siya, and...
natin makapag-focus tayo. Ha? Ngayon, nalaman ako. Hindi ako sasabi. Hindi ako sasabi. O, ikaw mo man, pag-video. Okay, ayun. O, ikaw, don't enter. Okay, dalawa pa. Sige na, madaling na naman to. Ikaw na. O, yes, ikaw na. Okay, lalaki. Sino ikaw na. Lalaki dyan? Ako na, ang video mo daw marunong. Isa pa. Okay. Okay, sige, mga wala na kawa. Sila yung so, gagawin natin, sabay-sabay tagtugtog ko. Okay. So, rhythm po ng babae, simple lang. Meron mo naman ha. So, babae, ganito lang. Okay. Sayaw kayo ha. Then you will say, Madayaw. Okay? So Madayaw means good and beautiful. So yun yung greeting sa atin sa Davao. Okay? Mabuhay and Madayaw. So yung mabuhay in Manila, that means lonely. Madayaw naman sa Davao, which means good and beautiful. Okay? So Madayaw Davao, tapos tingin sa camera. Yung camera. Okay? Madayaw Davao, tingin sa camera. Okay? So kayo na ba? Ano po sa inyo? Okay? So yung magtataas ng ano ah, yung bataas, huwag masyado ka baka paano yung ilaw. Okay, so careful lang tayo. Okay. Sa sasayaw. Dito po, dancer. Yung mag-dancer. Okay, one thing, let's start. After that, let's stop. Ano sa name? Madayaw ka. Okay, so start tayo. And one, two, three, and start. Ngayon. Oh. Sa pagkadayawan, 30 to 40 pesos lang. Mangustin. So, durian din natin is around 100 plus. During kadayawan, around 30 to 40 per kilo din siya. Oh, 100 per kilo. Dito. 100 plus per kilo. Hindi, per kilo oh, particular oh. Ano, ano yung price na yun. Pero mas mura pa rin dito. No? Ano ba? Mas mura pa rin dito yung kilo, no? Magkano pala sa inyo? Hindi ko alam. Magkano ba sa atin, no? Pero mahal din, no? Mahal. Oo. Okay, kaya naman. Thank you. So, baby is made by national artists of the Philippines. So, this one here is made by Victoria Dades without using any brush, kundi yung mga daliri. Ay, pangasipan siya. Yes. So, finger-painted painting. So, authentic and original. Total value is 8 million. Oh, huwag kang lumapit dyan, baka masira. Kasi po, gawa ng national artist. So, yan yung thumbprints niya. And ito yung perma. Okay? 8 million pa nga? Yes. Victoria Hidades. 8 million yes, daw yan. Yes, national artist. Ah, national artist yes, na siya. Okay. Inulit ko lang. So, national artist din gumawa, si Ampiopok. Okay? Yan doon yan. Durian. Anong pangalan? Ampiopok. Ah, oo. Yes. So, sino matikin ng durian? Ako.
Ano masasabi sa durian? Masarap. Okay, iba. Nabaho. Okay, ganyan daw. So Davao is known as the durian capital of the Philippines, and here in Davao we have 16 varieties of durian. Oh, di ba madami? So marami ka papipilian. Parang lang kung yung mga saging, mayroon yung mga varieties. Maraming varieties. Same with the durian. Okay? So meron tayong mga varieties na medyo mild yung amoy. Meron din tayong varieties na medyo strong yung amoy. Masangsang. Di naman masangsang. Yung mga nanuluntok. Lasang basurahan. Okay, so yan siya yung durian. Same value, this one is also 8 million. 8 million din to? So this one here is donated by Stanley Joy Belmonte of Quezon City. Oh. Si Ang Kyung Kyok. Oo nga. So Ang Kyung Kyok durian. So upuan, made of metal. Design is like a banana leaf or abaca leaf. So kasi yung abaca tsaka banana. 8 million din yan po din. So metal siya. Mas mataas yan. Yes, paintings lang yung bawa na ako. Okay. So itong dalawa naman is from Malagos Garden. We have milk can. Lalagyan ng gatas. Hello, natang taho. So, like, nowadays, pwede gawin na as lalagyan ng ice cream, ng taho, pwede. Okay? Pampiga ng really peaceful in harmony dito sa Davao. So that's the meaning of the tribunal painting. Dito na nag-end yung tour natin. So thank you for visiting us at the venue. Thank you for visiting Davao. So you can thank take your time, take photos and videos. Kaya lang maalam. Okay? So maraming upuan po doon. Pwede niyo upuan yung Sultan Chair. And also the Chair of President. Picturean mo ko dito. Tara na, tapos na. Okay na kayo? So tapos tayo, 12 o'clock na. Enjoy! Tapos na tayo dito sa Museo de Baguenio. Sobrang educational dito. Punta kayo dito. Libre tour. Lot of information. Information na ako rin. Thank you! So dito, wala naman entrance fee. Lalag-in lang kayo doon sa kanilang logbook. Tapos yun, may magtutour na sa'yo, may aroon silang in-house tour guide, gano'n. So, mag-discuss sa'yo kung ano yung sarili ng Davao. Tapos yung mga artifacts dito, mga paintings, mag-discuss sila sa'yo. So, at least meron kayong background kung ano talaga ang Davao City. Let's go!